Oh.
ay gawin mo magumapaw upang ang kasalanang ipinanganong paghingi ng kapatawaran ng budi. Namin takot na ikaw ay lapitan na iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan namin hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyan aming makamtan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako darating sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaan ang mamayari ang karahasan? Bakit ang pinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabing-kabing ay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan, laganap ang hitwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw ang mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang tagtang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito malilipat. Ngunit tiyak na magaganap kung ito ay may tatagal. Masdan mo ang hambok ay mabibigo sa kanyang kapalalakuan. Ngunit ang matiwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungati. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungati. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan nating kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at gala. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungati. Tayo ay lumapit sa kanyang sumampa at magbigay gala. Lumuhod sa harap, nitong Panginoon siya ang nating lumalang. Siya ay ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hiran, mga tupa, tayo inaalagaan. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungati. Ang kanyang salita ay aking pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng masa, ako ay tinukso. Doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungati. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timotey. Pinakamamahal ko, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ang kabuwatan ang ibinigay sa atin ng Diyos kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya huwag mo ikahihiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo, nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat na ipinagkatiwala sa iyo.
ang Saitan. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong pa nang sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon kung maging sinlaking man lamang ang butin ng mustasa. Ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunod ka at matanim sa dagat at tatalima sa inyo. Ibalagay natin kayo may aliping nag-aararo o nagpapasto kaya ng tupa, pagkagaling niya sa bukit, nasabihin pa rin niyo sa kanya, halika at napakakain ka na. Hindi. Sabi, eh ganito ang sinasabi ninyo, eh paganda mo ako ng apunan. Magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo. Kapag nagawa ninyo lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga abang alipin, wawalang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos. Increase our faith. Ito yung pagsasabo ng mga alagad kay Jesus. Dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos. Anais natin na ituloy yung bigyan natin ng pag-inilay ngayon sa araw na ito. Sabagat, ano ba yung pananalig? Ano ba yung pananampalataya? Paano ba natin higit na ito ay mapalalago sa paano pamamaraan natin may pakita ang aking pananalig sa Diyos? So, sabihin na ito, kung minsan ay hindi ko mayalis na pumasok sa akin yung sa aking isipan. Yung tanong ng aking kasalukuyang presidente, what if there is no God? Eh ano kaya kung walang Diyos? Eh sagot naman ng isang kolumnista, at maaaring ito ay bahagi ng ating pagkaunawa, ang sabi, eh paano kaya naman kung mayroong Diyos? Bahagi ko na kung saan ay tayo ay binibigyan ng mas malawak na pagninilay. Hindi lamang mo sa ating pananampalataya ng may Diyos, ngunit sa uri ng ating
sa Diyos. Kayong habang ay pinamanik ay increase our faith. Sabagat kung isang makikapo natin yung ganitong klase ng katayuan, there will be people who will doubt and question our faith. Pero ang tanong ay, kaya ba natin i-handle? Mayroon ba tayong may isasagot sa kanilang pagdududa, sa kanilang pangatanong, sa uri ng ating pananampalataya? Bahagi yun kung minsan na napapansin natin sa kasalukuyang panahon. Kaya alam mo, napakaganda rin po yung unang pagbasa sa aklat ni Propeta Habakuk. Kung minsan hindi natin masyado mapapansin yung si Propeta Habakuk. Pero hayaan niyo po na balikan natin yung unang pagbasa. Sa iba ito rin kung minsan, may mga taong sa ganitong klase ng katlena, binabrought up ni Propeta Habakuk sa kanyang sulat. Ano pong sabi po niya rito? Sabi niya ay, Panginoon, hanggang kailan ako darain sa iyo? At di mo diringgin. So, hindi lang minsan, ngunit may mga pagkakataon na tayo dumadaing sa Diyos. And we receive no answer. Hanggang kailan mo babayaan, mamayari ang karahasan? Bakit ang ipinapakita mo sa akin ay pawang kasamaan? Para balang wala nang mabuti sa dibdib nito at kahirapan. Sa pagkakabila bilang nagaganap ang pagbasa at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagkatalo. Ito yung kundusin ko, ito na rin yung sitwasyon na pinabibilangan namin sa daigdig nito. At maraming nakararanas ng ganitong pagkaunawa. Kaya nga siguro, ito yung tanong ng presidente, what if there is no God? It seems that our God is not doing anything. Kaya ito yung mga katarungan. Pinababayaan mo na dumaranas ng maraming karahasan. At wala tayong nakikitang intervention coming from God. Kaya anong sagot po? Anong sagot ng Diyos kay Propeta Habakuk? Napaganda po. Kaya hayaan niyo muna himay-himayin natin yung unang pagbasa natin na pinamanig ko rito. Anong sabi niya? Sabi niya rito ay, sabi po niya ay, isulat mo ang pangitain. So para yung magmakalimutan at nang maintindihan ng iba. Saan? Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Iungkit mo sa bato. Siguro naman ay bago yung mabura. So, ito yung panyayan ni pinapamanhing. Ibig sabihin ay a strong, a very strong indication na ito ay ang kasagutan. Kasi yung katanungan ay nanabanggit natin, ay makita po natin, ay existing na for millennium. Kaya sabi ng Diyos, ano? Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito malilipan. Ngunit tiyak na magaganap kung ito'y may magtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Sa English translation po, medyo mas maganda yung English translation kasi yung mga English translation, the rash has no integrity. Bahagi rin po, yung mga hambog, hindi mga kumisan ay gustong akala nila ay magbibigyan kagad ng solusyon
Sabi po ng aming ginagalawa, the last one has no integrity. Ang third man, binahagi ulit kay Hamburg. Nalala ko rin ituloy kasi noong Biyernes ay kabistahan ni San Jeronimo. Ito po yung nag-translate mula po sa Hebreo, ng lumang tipan at ng Greco, yung bagong tipan para po maging Latin. Ang tawagan natin ay The Vulgate Bible. Pinandiwan natin sa kabistahan ng Webes or rather, Biyernes, ay ano sabi niya? Isa sa mga kanyang mga quote ay the rush is for the devil. Yung mga nagmamadalita ay sa demonyo. Kaya kung isa, makita po natin na narinig natin yung mga salita smith it over. Itulog mo muna. Hindi parang makulog. Hindi po oversleep. Iba yung smith it over. Iba yung oversleep. Ibig sabihin, bigyan mo ng pagkakataon ng makapagnilay-nilay ka. Pag-aralan mo. Pagdasalan mo. Because the rush has no integrity. Talagang napakahalaga yan. Eh, dapat ay dahan-dahan lang. Hindi dapat nagmamadali. Kaya ano sabi niya dito? Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. So bahagi yun ang usanay makita po natin na ito yung ipinapanig po sa akin ni Propeta Habak na kung saan ay bahagi yun ang ununtingan po natin na ito yung isa sa mga napakalagang pagkilos ng pananampalataya na kuminsan kasi akala natin ay mabibigyan natin ng solusyon. Kasi kuminsan hinihingi natin yung panahon na ito. Yung kabaligtaran kuminsan na you have faith, you could move mountains. Kahit harap kasing laki ng butil ng mustasa. Ay kuminsan yung pinanghawakan ng tao ng panahon na ito. If you have the machinery, you could move mountains. May mga machine ka. Yung makikita niya po kapag kayo ay pumunta sa norte. Kalimitan din ang mga dinadaanan, lalo-lalo na po sa ICTEX, may mga buntok na tinapyas at inilipat sa ibang lugar because of the machines. Pero hindi, nawawag natin. Kung isa may mga tao na para makapagbigay ng impluensya na rin, kasi may army siya. Kaya, very influential yung dating niya. Hindi. Yung ating amo na ilo, pananampalataya. At yung pananampalataya, yung isang pananampalataya, na makapagsin po natin na hindi lamang pagkaunawa na, ito lang yung gagawin natin at hindi natin gagawin. Hindi lamang po ito tumutukoy sa pagkaunawa natin sa isang body of doctrines. Hindi lang po ito isang pagtutunan natin sa tinatawag po natin na pagkaunawa natin na pagtingin natin sa isang uri ng pananampalataya o religion. Kasi you hold your Catholic faith. Kaya doon natin nakasalali na hindi lang po yun. Bahagi po yun. Pero higit sa lahat, kapag sinabi namin pananampalataya, ay sabi nga natin ay mas malayo. Isang pamamaraan ng buhay. At sa bahagi po ng tinatawag natin pamamaraan ng buhay, maging maliwanag po sa atin naman, ito'y isang biyaya ng Diyos. It is a gift
of God's grace. At kakaiba na lang pala tayo, ipinagkaloob ng Diyos. Pero kung talaga makikita mo na ito ay ipinagkaloob ng Diyos, kung mayroong bahagi na kinakailangan natin sa katuhan niya, we have to receive the faith. Kinakailangan natin tanggapin natin. Kinakailangan natin yakapin. Kinakailangan natin na ito ay maging bahagi ng aking pagkilo sa daigdig na ito. Hindi po lamang ito isang uri ng pagtugaw na kung tawagin po natin ay pangminsanan lang. Hindi po ito for a special occasion. Ito ay isang bahagi ng pagkilos na alinalapat bahagi ng ating pang-araw-araw ng pagkilos. Kaya po kapag kamali ang isang problema, hindi lang dapat tayo humahanap sa isang solusyon. Hindi lamang mo sa isang magaling solusyon. Ngunit alin yung dapat nating hanapin? Isang makakatoliko, Kristiyano solusyon. Kasi pwede mong magbigay ka ng solusyon, pero hindi makakristiyano, hindi makakatoliko, hindi walang kaugnayan yung pananampalataya. Hindi lang mo ganun. Kasi sabi na natin, pamamaraan ng buhay. Isang halimbawa na kung saan tayo ngayon ay naharap ngayong panahon na ito. Problema natin na drug addiction. Maliwanag na may problema tayo sa drug addiction. Very clear. 3 million ang may problema sa drug addiction. At hindi lang mo yung 3 million ang may problema rito. Pati yung kanilang pamilya, pati yung ipunang kanilang ginagalawan. At maging bahagi po ng tinatawag nating simbahan. Yan yung problema ng drug addiction. Nakikita natin yung salo na likha ng pagdami na yung pinagbabawal na gamot. Anong solusyon? Ang solusyon baka ay, well, pwede magiging solusyon na lang. Pagpapatayin na lang yan. It is a solution. But is it a Catholic solution? Andito ba yung uri ng ating pananampalataya? Ito ba yung solusyon na itinuturo ng ating pananampalataya? It is one of the solution. But it is not a solution that comes out from a Catholic faith. Ikatuloy ko ba eh? So, bahagi yun kung saan ay makikita natin. Hindi lang ako sa itong klase ng problema. Ngunit maging saan ang mag-uri ng problema. Maging bahagi yun ang matusin ay matugunan natin. Pata mas mahirap yun. Well, that it is the Catholic solution. Yung ating pananampalataya, yung isang pananampalataya that will give you the shortcut solution. Yung aking pananampalataya ay isang pananampalataya na magbibigay sa iyo ng solusyon na kung po sila ay maging bahagi na alin, mga tulosunod ito ni Kristo. Ito yung solusyon na ibinibigay ng paglingkod mga pagkasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya bahagi yun na kung po sila po, medyo may mabigat na elemento ng pagkilos. Kasi ang tatanong natin, a solution na magpapakita ng ating pananampalataya. Bakit? Kasi yung pananampalataya natin ay alin, pamamaraan ng buhay. Naalala ko tuloy na kung isang ako yung ating pagkaunawa ng ating pananampalataya, isang pananampalataya na hindi tayo tinuturuan mag-isip. Hindi ho, no? Sorry. Kung gano'n yung pagkaunawa natin ng ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Kung tusin nga po ay, kung papapansin natin, ay ito yung pananampalataya na tayo ay tinuturuan na mag-isip kasi dito natin mahuhubog. Dito natin mapapalago yung ating pananampalataya. Kaya ako, nabanggit ko sa inyo noong nakaraang Biyernes,
ay isa rin ang pagtugon ng simbahan on how could we solve the problem of drug, illegal drug. Kaya bubuo po ngayon ang pagkilos yung simbahan kung paano ito matutugunan. Medyo malaki, no? Yung kinakailangan ng pagnilay-nilay. Pero bakit natin ginagawa? Sapagkat we are looking for a solution based on our faith, on our Catholic faith, on our Christian faith. Hindi mo pwede sabihin natin na ayaw natin ang abortion. Pagkatapos, kapag tinanong, naalala ko na yung isang sitwasyon na sinabi ng speaker. Sino ayaw ng abortion? Lahat ang taasan ng kamay, ayaw namin ng abortion. And then, the next question na sinabi ng speaker ay, sino ang gusto mag-adopt? Wala nang magtaas ng kamay. Eh, hindi niyo, no? Yung ating pananampalataya ay hindi lamang isang pananampalataya na ayaw ko nito. Tuloy-tuloy yun eh. May karugtong. At makita po natin na mutusin po ay maging bahagi ng ating pagkilos na ipinamanig sa atin ang po. Kaya ito yung panayang na binibigay sa atin. Lord, increase our faith. Sana po ay higit na mapalalim natin yung ating palang. Kahit na sabihin natin na tayo ay nanggagaling pa rin doon sa isang pananampalataya na kung tusin na ay malayo pa sa idea ng pagpingin. Pero sana po ay makita natin na kinakailangan natin na i-develop na yung pananampalataya na ito ay tunay na lumago. At masabi natin na yung pananampalataya na ito ay isang pananampalataya na maging bahagi ng ating pang-araw-araw na pagkilos. Kasi bakit ito? Ang isang pamamaraan ng buhay na itinuro sa atin ng ating Panginoon, Jesu Kristo. At yun yung isang pagbahagi yung nakuntusin ko ay kinakailangan nating idulog sa harapan ng ating po itapang na masabi natin, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos. Sabagat ang mundo po ito ngayon, may isang mundo na kuntusin po, no? Kasi alam niyo, sa ayon po sa mga pag-aaral, yun daw, kalimitan yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga atheist or agnostic. Yun daw yung kalimitan yung mga tao na kung saan ay palipat-lipat na ng pananampalataya. Marami na silang sinalihan na religion. Kaya later on, nakita nila na, lahat ito walang kwenta. Huwag na tayong manalig sa Diyos. Hindi na lang ako mananalig sa Diyos. So what they happen? They become agnostics. They become atheists. Yun po kumisan. Yun po ay scientifically proven. Pero tayo, maging bahagi ng ating pagkilos na maaaring sa kung sabihin natin na itong pananampalataya natin ngayon, ay maaaring hindi pa kasing laki ng butil ng mustasa. Pero nawa po ay maidulog natin sa harapan ng pumi kapal na ito ay palakihin. Dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos.
Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu-Kristo ng isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon-tao sa lahat ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Ipinagpala sa akin ni Ponso Pilato. Ibinako sa krus ng matay ni Libing. Nanaog sa kinabalan ng mga ipangal. Na may kapuhan ang aruwi ng matuli. Umagyan sa langit, narulong sa kanan ang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmukulang parilito at umukong sa mabubuhay ng mga kainita. Sumana sa palagay ng anak ko sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pag-abuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa ating Ama upang makapaglingkod tayo sa Kanya at sa ating kapwa at nang may kababaang loob sa ating pag-isikap sumunod sa mga turo ni Jesus. Mag-alam naman sa ating puso kapoy ng banal na Espiritu sa bawat kahilingan. Panginoon, palatagin mo ang aming pananampalataya. Panginoon, palatagin mo ang aming pananampalataya. Maglingkod dawa sa bayan ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan na tapat at may pagmamalasakit. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya. Gamitin nawa natin ang mga biyayang kaloob ng Diyos, hindi lamang para sa ating sariling kapakanan, kundi pati na rin sa paglingap sa mga kapwa natin nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya. Magbuspos naman tayo ng banal na Espiritu at gamitin natin ang kaloob niyang pananampalataya tungo sa paggawa ng kabutihan para sa ating pamilya at sa pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya. Sa pagdiriwang natin ang pambansang buwan ng mga guro, naway ang mga guro katiwala sa paghuhugot ng mga kabataan upang matamu ang magandang hinaharap. Patuloy nawa magsikap sa kanilang bukasyon. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya. Matamasa nawa ng mga naghihintay naming mga kaanak at kaibigan ang kaharian ng Diyos na ipinangako para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya. Ama, digin mo ang aming mga kaibigan, palaguin mo ang aming pananampalataya. Habang patuloy kami maglalakbay patungo sa iyong kaharian. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, Anak at Tinapay, bumanong lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin alaala ng pagkamatay, muling pagkamatay.
Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo ang sabay.